Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun tayo muli nandito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Showbiz Fanatic. Subscribe kayo dyan mga kabalita at eto na mga kabalita. Justin XNBI Director Reynaldo Esmeralda muling tetestigo laban kay Dilima, hindi ka makakalaya. At yun, i-play na natin kung nalalaman nito. Matapos ipagpilitan ng maraming kakamping na ngayong araw din, tila palayain na nila ang natalong senador na si Leyla Dilima sa kasong drug trade dahil acquitted na raw ito sa kaso. Tila muli silang sinupalpal ng katotohanan ng well-known lawyer at former presidential communications chief na si Attorney Trixie Cruz Angeles ng Luminous. Na hindi porket acquitted na ang dating senador at bumaligtad na raw ang testamento ng ilang mga tumistigo laban sa kanya noon ay dapat nang palayain ng senadora. Kinumpirma ni Attorney Trixie na patong-patong pa rin ang kaso ng former senator sa Department of Justice at may mga testigo pa rin hindi binabawi ang buong katotohanan patungkol sa paggamit ni Dilima ng ilang mga inmates at di mo na ipakikipagkontrabahan ito sa mga former NBI Deputy Director katulad na si Reynaldo Esmeralda. Ayon sa former Chief ng Presidential Communications Office, hindi raw magiging madali at maaaring dumaan sa butas ng karayom si Dilima bago pa ba tila magkaroon ng pansamantalang kalayaan dahil ang huling kasong laban sa kanya ay matindi ang ebidensya na magpapatunay na ito di umano ang pasimuno ng labas-masok na droga sa bilibid. Ayon kay Attorney Trixie, hindi pa tapos ang laban ng former secretary ng Department of Justice dahil maraming tao, lalo na ang mga nasa gobyerno noon ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang lalabas at iisa-isahin ang mga kasong dapat pagbayaran pa ni Dilima bukod sa pagiging Dumre drug queen ito sa bilibid. Panoorin ang pagpapaliwanag ng well-known lawyer at former Malacanang secretary na si Attorney Trixie Cruz Angeles kung saan kinumpirma na walang magiging lusot si Dilima kapag ang huling kasong laban sa kanya ay tuluyan siyang idiniin sa diumre pagiging drug lord nito at pakikipagsabuatan sa mga dating opisyalis ng NBI at paggamit ng mga tao para magbenta ng illegal na droga sa loob at labas ng kulungan. Panoorin ang full video. Dahil na-acquit na si dating Senadora Leyla Dilima sa kanyang ikalawang kaso, gunitain natin ang ikatlo. Ang criminal case 17-167 ay bunga ng reklamo na ihinain ng Volunteers Against Crime and Corruption. Ayon sa reklamo ng VACC, nakipagkunsyabahan ang dating Secretary of Justice sa ilang mga opisyalis upang makilahok sa illegal drugs trade doon sa New Bilibid Prison. Sinundan ito ng reklamo ng dalawang dating deputy director ng NBI. Ayon kay Reynaldo Esmeralda at Ruel Lasala, ginamit ng dating kalihim ang kanyang autoridad upang mag-appoint o mag-designate ng sarili niyang mga tao sa New Bilibid Prison para ma-facilitate ang illegal drug trade. Bukod kay Dilima, akusado din ang kanyang pamangkin na si Adrian Dera, dating Bucor Chief Franklin Jesus Bucayo, ang di umanong bagman na si Wilfredo Eli, ang dati niyang aide na si Jonel Sanchez, opo, yung Jonel na yon, si Ronnie Dayan, opo, si Ronnie Dayan, at si JB Sebastian, the late JB Sebastian. Wala pong piyansa ang dating kalihim sa kasong ito. Ngunit kamakailan ay nag-file siya ng petition for bail gawa ng recantation ng ilang mga witness sa kanya. Hindi pa nagbigay ng desisyon ang hukuman sa issue ng kanyang bail dahil nire-resolve pa pa ang issue ng marking sa mga ihinain na ebidensya ng prosecution. Actually, hindi po reklamo pa lang. Tapos na yung stage na yon, may finding po of probable cause. At in-uphold ng Korte Suprema yung finding ng prosecutor's office. Kaya nasa hukuman siya ngayon. Ang nire-raise na issue ngayon ng dating senadora ay kung entitled siya to bail. Pero hindi ito yung first time na nire-raise niya ito. Nung umpisa pa lang ng trial, they brought it up. Pero sabi ng hukuman, malakas ang ebidensya laban sa kanya.
Ayon sa saligang batas, kung capital punishment ito at malakas ang ebidensya, hindi po entitled to bail ang isang akusado. Si Mrs. Marcos naman po ay na-convict ng Sandigan Bayan ng ilang counts ng graft. Pero bailable po yung kaso niya. Kung kaya't nagrantan siya ng bail pending appeal. Inakyat niya ang kaso niya to a higher court. At hindi siya nakukulong habang nililitis yon. Sana maliwanag yung pagkakaiba. Dahil na-acquit na si dating Senadora Laila De Lima sa kanyang ikalawang kaso, gunitain natin ang ikatlo. Ang Criminal Case 17-167 ay bunga ng reklamo na ihinain ng Volunteers Against Crime and Corruption. Ayon sa reklamo ng VACC, nakipagkunsyabahan ang dating Secretary of Justice sa ilang mga opisyales upang makilahok sa illegal drugs trade doon sa New Bilibid Prison. Sinundan ito ng reklamo ng dalawang dating Deputy Director ng NBI. Ayon kay Reynaldo Esmeralda at Fuel Lasala, ginamit ng dating kalihim ang kanyang autoridad upang mag-appoint o mag-designate ng sarili niyang mga tao sa New Bilibid Prison para ma-facilitate ang illegal drugs trade. Bukod kay De Lima, akusado din ang kanyang pamangkin na si Adrian Dera, dating Bucor Chief Franklin Jesus Bucayo, ang di umanong bagman na si Wilfredo Eli, ang dati niyang aide na si Jonel Sanchez, opo, yung Jonel na yon. Si Ronnie Dayan, Jonel. Opo, si Ronnie Dayan. At si JB Sebastian, the late JB Sebastian. Wala pong piyansa ang dating kalihim sa kasong ito. Ngunit kamakailan ay nag-file siya ng petition for bail gawa ng recantation ng ilang mga witness sa kanya. Hindi pa nagbigay ng desisyon ang hukuman sa issue ng kanyang bail dahil nire-resolve pa pa ang issue ng marking sa mga ihinain na ebidensya ng prosecution. At yun nga mga kabalita natin, no, yung tungkol nga kay De Lima sa kanyang mga kaso nga na kung saan yung dalawang kaso nga na-acquit na. Subalit itong pangatlo mga kabalita natin, napakabigat pala nito na kung saan talagang inaakusahan siya tungkol nga rito sa droga nga na pagpapasok nga dyan sa Bilibid. At ito nga yung mga sinasangkot dito, yung mga nabanggit nga na mga pangalan. Talagang mga kabalita natin, dito matibay ang ebidensya na kung saan nga ito nga wala ngang piyansa to. Itong pinakahuling kaso, yung pangatlong kaso nga mga kabalita natin, ayon nga dito sa ating dating spokesperson nga, ayon nga dito kay Trixie Cruz nga mga kabalita natin, na kung saan ito nga yung kakaharapin ni De Lima ay yung pinakamatindi at mabigat na kaso, yung pangatlo nga na talagang dito ay mahihirapan tong si De Lima na makalaya, sapagkat itong pangatlong kaso nga dito ay may testigo si Esmeralda nga mga kabalita natin, isa sa pinakamatibay na testigo dyan tungkol dyan sa naganap nga dyan sa Bucor nga mga kabalita natin, na kung saan dating pinamunuan nga yan ni De Lima. At yun na nga talagang kakaharapin niya nga mabigat, no, yung mga akusasyon sa kanya dyan. Itong kaso na to solid, no, ayon nga kay Trixie Cruz nga tila mahihirapan si De Lima na gibain to nga pangatlong kaso. Talagang dito matibay ang ebidensya mga kabalita natin. At yun nga mga kabalita natin, kayo nang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento tungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At yun mga kabalita, ito muli ang inyong WB hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.